Hello, hello! Magandang araw, mga bata! Handa na ba kayo makinig? Narito ako muli ang inyong guro upang talakayin sa MAPI 2 Arts Aralin 4 Week 4 ang tungkol sa Still Life. Tingnan ang mga bagay sa inyong paligid. Nakikita mo ba ang mga paborito mong prutas, bulaklak, puno o hayop? Pansinin ang iba't ibang hugis at kulay nito. Masarap bang kainin ang bayabas na hugis bilog? O ang pagmasdan ng mga bulaklak na may iba't ibang hugis at kulay? Magagawa mo ba silang iguhit at kulayan ayon sa tunay na hugis at kulay ng mga ito? Halina at ating tuklasin ang ating kakayahan sa pagguhit ayon sa mga tunay na hugis at kulay o still life. Basahin ang talata sa ibaba. Si Anna ay mahilig gumuhit ng iba't ibang larawan. Isang araw, nagbigay ng takdang aralin ang kanyang guro sa sining tungkol sa still life kung saan ito ay ang mga tunay na bagay na iginuhit o ipininta. Naisip niyang iguhit ang iba't ibang prutas na nasa isang malaking lalagyan sa ibabaw ng kanilang mesa. Nagsimula siya sa pagguhit ng mga bilog dahil sa mga berding dalandan na naroon. Sumunod ang mga biluhabang guyabano at panghuli ang mga manggang kulay dilaw na hindi maipagkakailang hinugna sa kalipasan ng mga araw. Noon lamang niya napagtanto na ang still life na ipinagagawa sa kanila ng kanyang guro ay base sa pagguhit ng totoong mga bagay. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 21. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang kanilang takdang aralin? Pangalawa, ano ang kanyang ginuhit? Pangatlo, ilarawan ang kanyang likhang sining. Pangapat, ano ang still life? Ang mga tunay na bagay na iginuguhit at ipinipinta ay tinatawag sa sining na still life. Tandaan sa pagguhit ng still life, itulad ang kulay sa totoong kulay ng bagay. Itulad ang hugis sa totoong hugis ng bagay. Ayusin ang mga bagay, ang iba ay sa harapan at ang iba ay sa likod. Gawain sa pagkatuto bilang 4, pahina 23. Iguhit ang paborito mong bulaklak ayon sa tunay na hugis nito. Kulayan ito ayon sa tunay nitong kulay. Mga bulaklak, kulayan natin. Ito ang mga halimbawa ng mga bulaklak. Maaari niyo itong gamitin basihan para makaguhit kayo ng inyong paboritong mga bulaklak. Gawain sa pagkatuto bilang 6, pahina 23. Gumupit ng tatlong larawan sa magasin o dyaryo ng hayop o halaman na nagpapakita ng still life. Gawin ito sa gabay ng iyong kasama sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 8, pahina 21. Isulat sapat lang ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto, at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ang pangkat ng mga tunay na bagay na iginuhit o ipininta ay tinatawag sa sining na still life. Pangalawa, ang pula, asul, at berde ay mga pangunahing kulay. Pangatlo, ang pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay ay nakakalikha ng tinatawag na overlap. Pang-apat, sa pagguhit ng still life, kinakailangan katulad ang hugis sa hugis ng tunay na bagay. Pang-lima, maaaring ibahin ang kulay ng guhit sa still life batay sa anumang kulay na nanaisin. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam, God bless!